Yung pong mga nakasakay dun sa nasunog na barko, ano ho, kumusta na po yung mga pasahero na nariyan na sa inyo sa lalawigan po ng Bohol, sir? Actually, yung pasahero sa MV Esperanza, there were 70 passengers. 20 of them were Boholanos. Nakauwi na po sila sa kanila. And yung 50, pinauwi din kahapon through fast craft going to Cebu. So as of now, wala nang natira dito ng mga biktima sa sunog ng barko. Ayun, at initial report din po ay wala namang nasugatan o nasaktan, Governor, sir. Yes, tama po. That's true. Initially, doon po sa pagdating ng mga pasahero sa Bohol province, we understand na ang inyo pong pamunuan ay nagkaloob din ng kaukulang mga tulong dito sa ating mga pasahero, sir? Yes, when we got the information na may sunog doon sa in between Siquijor and Bohol, nag-dispatch agad yung PDRMO at saka PSWT natin para matulungan yung mga biktima. So far, pagdating nila, binigyan agad sila ng medication at saka mga pagkain. So, we did our part and we are so thankful with the Coast Guard and also the management of the owner of the shipping lines, kasi they were there and they fully support and give assistance to our victims. So, we're grateful with them. Meron na bang initial na report na inilabas ang ating Philippine Coast Guard tungkol sa posibleng naging sanhi nitong sunog na ito, sir? So far, they didn't give us any information yet. I think they have a coordination with the Bureau of Fire to conduct the exact cause of the fire of the ship, no? So far, I didn't get the full information. Yes, sir. Governor Aumentado, sir, base sa initial na pag-aaral naman ng inyong mga experts dyan, wala naman ho bang epekto yung sunog sa karagatan ng malapit po sa Bohol province, sir? So far, wala naman kasi wala namang na-spill na mga oil. So, in terms of environment, parang walang, it will not cause damage sa environment natin. Yung biyahe, siyempre madilatar yung mga goods namin kasi wala nang ruta ngayon. So I will ask Governor Ko to baka mayroon siyang extra na shipping lines na iparuta dito sa Bohol para hindi maputol yung mga travelers. Opo. Going to Bohol and Cebu. Ayun. So ibig sabihin, nandiyan yung posibilidad na mag-deploy ng kapalit na sasakyan pandagat itong co-shipping lines para magtuloy-tuloy ang komersyo dyan po sa inyong lugar, sir? I think so because yun naman ang linya ni Governor Ko. So I think he will give us another mapalit sa yung barko na nasunog. Ayun. Okay. So, as far as Bohol is concerned, ano, may kailangan pa bang tulong, Governor, o nailikas na lahat ng mga pasahero from your end, sir? I think na-address na natin yung assistance from our government to our victims. Maybe kung mayroong pang maitulong yung national agency, baka pwede nilang idiritso na lang sa mga victims, at least ma-feel din nila na yung national ay nagbigay din ng concern sa ating mga kapatid na victims sa sunog.